Ikasampu ng Marso, unang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umalis mula sa Jordan si Jesus na puspos ng Espiritu Santo at naglibot sa desierto na akay ng Espiritu sa loob ng 40 araw at sinubok siya roon ng Diablo. Umalis mula sa Jordan si Jesus na puspos ng Espiritu Santo at naglibot sa desierto na akay ng Espiritu sa loob ng 40 araw at sinubok siya roon ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa loob ng mga araw na iyon at sa katapos ay nagutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo sa batong ito na maging tinapay." Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Sinasabi ng kasulatan, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao." Pagtapos ay itinaas niya si Jesus at ipinakita sa kanya sa isang kisap mata ang lahat ng kaharian ng sa mundo. Sinabi ng Diablo sa kanya, "Sa iyo ko ibibigay ang kapangyarihan sa lahat ng ito at ang kaluwalhatiang kalakip nito dahil sa akin ito ipinagkatiwala at maibibigay ko ito sa maibigan ko. Kaya mapapasa iyo ito lahat kung magpapatira pa ka sa harap ko." Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon mong Diyos ang iyong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa Jerusalem at itinayo siya sa nakausling pader ng templo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka mula rito paibaba sapagkat sinasabi ng kasulatan, iniutos niya sa kanyang mga anghel na pangalagaan ka at bubuhatin ka nila para hindi matisod ang iyong paa sa bato." Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Nasasaad, huwag mong hamunin ang Panginoon mong Diyos." Kaya matapos siyang subukin ng Diablo sa lahat ng paraan, nilisan siya nito hanggang sa takdang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tukso, instrumento ng manlulokong demonyo. May isang magkasintahan, 10 taong gulang ang babae at 16 taong gulang naman ang lalaki. Pakinggan natin ang usapan nila isang araw. Lalaki, "Be, huwag na tayong pumasok ngayon. Marami akong pera. Binigyan ako ni Mami, pambili ko raw ng bagong laptop para magamit ko sa school. Punta tayo sa motel. Ako na bahala dumiskarte kay Mami." Babae, "Ay, ayoko nga. Lulukuhin mo na nga Mami mo, idudamay mo pa ako. Motel ha, alam ko na nasa isip mo. Umayos ka." Pagkalipas ng ilang buwan, lalaki, "Be, kung talagang mahal mo ako, patunayan mo." Babae, "Paano ko patutunayan?" Lalaki, "Kung talagang mahal mo ako, ibibigay mo sa akin ng buong buo ang sarili mo. Patunayan mo sa akin ka lang na insecure ako kasi maraming may gusto sa iyo. Ayokong mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, be." Babae, "Alam mong mahal na mahal din kita, be. Gagawin ko ang lahat basta maniwala ka lang na sa iyo lang ako at ikaw lang talaga ang mahal ko." Pagkalipas ng ilang buwan pa uli, napag-alamang buntis ang dalaga. Napatigil sa pag-aaral. Marami pang sumunod na mga pangyayari. Sa bandang huli, napariwara na ng tuluyan ang buhay ng kawawang batang ina. Kadalasan ang kasalanan, lalo na yung mas mabibigat o mas malalaki, ay pinangungunahan muna ng tukso bago natin gawin. Sa madaling salita, natutukso muna tayo bago tayo magkasala. Pero hindi kasalanan ang tukso. At hindi rin lahat ng natutukso ay nagkakasala. Kung papatulan natin ang tukso at bumigay tayo, kasunod na ang kasalanan. Pero isang malaking pagkakamali na sabing umiwas ka lang sa tukso, tiyak na hindi ka magkakasala. Sa isang banda, totoo rin naman yun. Pero dapat nating malaman na totoo ring hindi madaling umiwas sa tukso dahil madalas na kaakit-akit ito. Mukhang maganda, masarap, tama at mabuti. Katulad ng nangyari sa dalagita sa kwento sa naunang kwento,
nang yayain siya ng kanyang boyfriend sa motel. Hindi siya pumayag dahil malinaw na hindi tama at hindi mabuti yun. Pero sa sumunod na pagkakataon, nahulog na siya sa bitag dahil inaakala niyang ginagawa lang niya ang tama at mabuti sa ngalan ng pag-ibig para sa ikasisya ng lalaking minamahal niya at para mailigtas sa pagkawasak ang kanilang pagmamahalan. Ganon kapag kumilos ang demonyo, mapanlinlang, sinungaling, mapagkunwari, tutuksuhin niya tayong gumawa ng isang bagay na mukhang maganda, mabuti at kapaki-pakinabang pero ang nakatagong katotohanan, ito ay masama, kasalanan at ikapapahamak natin. Sa karanasan ni Jesus, sa kwento sa Ebanghelyo ngayon, kahit ang mismong banal na kasulatan ay ginamit pa ng demonyo sa pangangatwiran at sa pagsisikap niyang tuksuhin si Jesus na gumawa ng taliwas sa kanyang misyon at sa kalooban ng Diyos na nagsugo sa kanya. Pero hindi nalinlang ng demonyo si Jesus dahil puspos siya ng Espiritu Santo at akay ng Espiritu sa mga araw na iyon. Sa ganang sarili lang natin, mahihirapan tayong makita at maiwasan ang panloloko ni Satanas. Sa tulong at gabay lang ng Espiritu Santo tayo magtatagumpay sa panunukso ng demonyo. Sa 40 araw na ito ng Kwaresma at sa lahat ng araw ng ating buhay, hayaan nating akayin din tayong lagi ng Espiritu Santo.